kasama natin ngayon si Mr. Philippines 2014, Marlon Marsha. Actually, hindi rin ako makapaniwala, naging model ako eh. Dati kasi magsasaka lang ako, so I'm from Zambales. Ulit? Magsasaka? Yes, magsasaka lang ako. Grabe naman, pogi mo naman magsasaka. Saan ka nagsasaka? Sa iba Zambales. Sa iba Zambales ako. Yes. So nag-aararo ka, ganyan? Yes, marunong ako mag-araro, marunong ako mag-harvest ng palay, marunong ako lahat. Magtanim, marunong ako. Ah, talaga? Mm-hmm. Pa nag-aararo, dalaming kalabaw? Kalabaw. Ah, talaga? Kasi dati nagbibilad kami ng palay, yung isang sakong bigas. Inaatsa lang namin sa matataas na ano, kaya siguro yung katawan ko ganito. Ah, talaga? Yes. Sanay sa ano, yung kumbaga may daily workout, hindi naman talaga workout. Hindi naman workout, yes. Ah, talaga. Mm-hmm. O tapos, may naka-discover sa'yo doon habang nag-araro ka ng kalabaw. Nag-araro ng kalabaw! And then, tapos sa Zambales, pinajoin nila ako ng parang pageant. Sabi sa akin, try ko daw mag-join kasi may tsura naman daw ako, matangkad naman ako. Pero sobrang itim ko nung dati kasi magsasaka nga. Tapos yun, parang may nakakita sa akin na manager from Manila. Tapos in-invite ako dito na sabi niya, ba't di ka sumali sa Manila ng mga ano, mga pageant, mga ganun sabi. Briefs, boxers, o wala? Depende kasi pag natutulog ako, hindi ako nagbe-brief. As in, wala talaga. Bad ako. Ubutubad, gano'n? Masarap matulog ng ubutubad eh. Talaga? Matrona o bading? Pwede uminom muna ako sa'yo. Napainom na naman. Nagmahal o magmamahal ka ba ng bading? Unahin ko muna. Nagmahal ka na ng bading? Ako, napamahal na ako. Napamahal ako sa kanya. Ay, talaga? Kasi, nung nagsushowbiz-showbiz ka, ganyan, lumalabas-labas ka sa mga pelikula, meron ba mga pagkakataon na may mga lumapit sa iyong celebrity, na nag-offer, o may mga binibigay, or may mga nagyayaya? Meron! Yung mga ganyan, naku, master ko na yung mga ganyan tingin, tsaka yung mga ganyan, naku, meron! Meron! Okay. Marami? Mga ilan? Hindi ko alam, siguro mabigla. Hindi lang sa dami? Oo. Sino yung mga teka, huwag mo muna babanggitin. may mga natatandaan ka naman. Mga ilan yung natatandaan mo? Number lang muna. Ilan yung natatandaan mo na sikat na celebrity na niyaya ka? Mga ilan? Mga tatlo, apat, mga ganyan. Tatlo, apat. Ah, sige. Dahil dyan. Sulat mo yung apat. Hindi ko i-reveal, ha? Sa totoo ba yan? Totoo yan. Yun, sinasabi nila yung ganun. One night stand daw. Pero ayoko kasi ng ganun eh. Gusto mo two nights? two days and three nights? Kasi, parang hotel. kasi naniniwala ako yung sex. Binibigay mo talaga sa taong mahal mo. Ay, mahal namin ikaw. Babayin tayo. O, ano, gano'ng kahaba? Ganyan. O, tapos gano'ng kapayat? Ganyan. Payat ka. Nakatayo, nakaupo, o nakahiga? Nakatayo? Oo. Bakit? Mas masarap nakatayo. Dahil? Pag nakatayo ka kasi parang gusto ko ipakita yun kung gano'n ako katangkad, kung gano'n ako kalaki, ganun. Gano'n ka kalaki? Ano bang height mo? 6'1 ako. 6'1? Ang taas ba tingin tayo ka nga? Ang taas, 6'1. Ako nga talaga, o tingnan mo. Oo nga. Ano ba dapat? Ayan na. Pinapalunok o pinapamuka? Napalunok o pinapamuka? Parang mas gusto ko pinapamuka. Bakit? Pinapamuka para maranasan niya or maramdaman niya na masarap pala mabuhay sa mundo. Wow! Ano reaction mo kapag ganyan? May mga nag-offer? Sa'kin? Sa'yo? Sa'kin naman ano kasi hindi naman ako suplado. Kausap ko, sinakausap ko rin. Kasi talaga ako gusto ko talaga may mga kaibigan. Tapos humingi ako ng mga advice sa kanila kung paano pumasok sa showbiz. Parang kung babayaran ka ng isang gabi, how much? Totoo, seryoso ba? Patingin nga ako. sa mga bakla, napakain ka na. hindi! Diba, mga bakla? Seryoso ba yun? Sino mas marami kumain, bakla o babae? Bakla. Bakla! Ganun ako eh. Pag mabait talaga sa akin yung tao, talagang binibigay lahat eh. Ang bait-bait namin. Alam mo ba na kami, ay nako, best in Canada kami na grade school, high school, college.
ganyan. Pinaka-sexy sa katawan ko yung mga ugat ko na mababasa abs ko. Yung mga ugat-ugat na yun. Ugat. Bakit nagkaroon ng ugat dyan? Yeah, kasi mga ugat. Lower down! Yeah, kasi yung mga ugat na yan, nakakonect yan dun sa pinaka... Kung saan ugat mga, may ugaan. Sa mga paradise. Parang ano, PLDT. Mga wire. Andun yung telepono. Ito yung mga wire. Grabe. Action. Ay. Ay. Grabe. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube. WTFU. At i-click nyo yung bell ha. At kung wala pa kayong mobile app, mag-download na. Well, libre lang lahat siyan. Go ha. WTFU sa YouTube. Man, ganon! Hello, this is Mr. Fu. At ito ang WTFU, a What the Fu. At kasama natin ngayon, si Mr. Philippines 2014, Marlon Marsha. Oh, ito na Marlon Rivera. Charot. Marlon Marsha. Yes, yes, yes. So, ano ka tawag dito? Pero before ka naging Mr. Universe, eh, Mr. Mr. Philippines. Mr. Philippines. Yes, nagsumali ka sa mga pageant, 'di ba? Yes, marami. Yes. Mm-hmm. Like mga body shots ba mga ganyan? Body shot, nag-join ako ng body shot. Tapos sumasali ako sa mga pageant. Mm. At province, Manila, ganun. So, ba't ka napunta sa mga ganyang pageant? Sino nag ano, nagdala sa iyo diyan? Actually, hindi rin ako makapaniwala, naging model ako. Dati kasi magsasaka lang ako. So, I'm from Zambales. Ulit? Magsasaka? Yes, magsasaka lang ako. Grabe naman, pogi mo naman magsasaka. Saan ka nagsasaka? Sa iba Zambales. Sa iba Zambales ako. Yes. So, nag-aararo ka ganyan? Yes, marunong ako mag-araro, marunong ako mag-harvest ng palay, marunong ako lahat. Magtanim, marunong ako. Ah, talaga? Mm-hmm. Pa nag-aararo, dalami kalabaw? Kalabaw. Ah, talaga? Mm-hmm. Eh, kasi nakita ko yung mga photos mo, ang ganda ng katawan mo, dahil ba doon? Dahil doon siguro, tapos kasi dati nagbibilad kami ng palay, yung isang sakong bigas, inaatsa lang namin sa matataas na ano, kaya siguro yung katawan ko ganito. Ah, talaga? Yes, yes, yes. Sanay sa ano, yung kumbaga may daily workout, hindi naman talaga workout. Hindi naman workout, yes. Ah, talaga. Mm-hmm. O tapos, may naka-discover sa'yo doon habang nag-araro ka ng kalabaw. Nag-araro ng kalabaw! Hindi, tapos sa Zambales, pinajoin nila ako ng parang pageant. Sabi sa akin, try ko daw mag-join kasi may tsura naman daw ako, matangkad naman ako. Pero sobrang itim ko nun dati kasi magsasaka nga. Tapos yun, parang may nakakita sa akin na manager from Manila. Tapos in-invite ako dito na sabi niya, ba't di ka sumali sa Manila ng mga ano, mga pageant, mga ganun sabi. Tapos ayun, pabalik-balik na ako from Zambales to Manila na ako dati. Tapos pero syempre, pag sumasali ka sa mga pageant, di ba syempre, naka-trunks, yes, naka-brief, yes. Mm-hmm. Okay lang, hindi ka nailang nung first time mo mag-ano? Noong una natatawa ako sa sarili ko, parang ginagawa ko, naka-brief ako. So, nakakailangan umpisa, pero nung nasanay na ako ng matagal, sanay naman. Nasanay ka na. Sanay na. So, sanay ka na kahit... Ngayon, maglakad ka sa Makati na naka-brief, wala lang sa'yo. yes. Okay, so itong Mr. Philippines, ikaw yung mismong Mr. Philippines 2014, tapos lumaban ka sa ibang bansa. Ano yung sinalihan mo sa ibang bansa? Mr. Universe model, sa Dominican Republic. Talaga. So ano ka dyan? Naging finalist ka o naging... Ano ba? Kasi ang daming issue eh. Kasi yung national director, hindi binayaran yung ano. Kasi nasa internet lahat yun. Ang daming... Intriga. Pero at least, importante na represent mo ang Pilipinas. Tapos dapat nga yung nasa Dominican ako, dapat hindi nila ako paparampahin. Kasi hindi pa nababayaran ng national director yung franchise ng Pilipinas. So, ang daming habang kwento nung nangyari sa akin sa Dominican Republic. Hindi rin madali. Anong preparation mo? Halimbawa, sasalang ka na naka-underwear lang o naka-trunks? Ano, may preparation ba dapat? Ano ba? Meron. Una, naglalagay kami ng mga oil. Alam ko kung ano nilalagay. Oil, tapos? Yes, nagpo-push up kami. Yan. Push up. Mm-hmm. Bakit yung iba, sabi niya na medyo nilalagay doon sa loob ng underwear o sa loob ng ano? Meron bang ito? Totoo ba yun? Parang sa akin, hindi na kailangan. Paki-check nga yung video. Paki-check nga yung mga photos. pero may naglalagay. Hindi ko alam sa kanila kung anong ginagawa niya. Pero ako hindi ko nilalagyan eh. Hindi na. Okay na natural yun. Natural lang. Okay. Teka lang. Si mga pageant ba? May mga na-experience ka ba? Halimbawa sa dressing room. Mm-hmm. Siyempre, puro kayo lalaki, pero hindi pala lahat talaga yung lalaki. Madami. Madami. Eh, paano yun? May mga nag-take advantage ba? May mga naninilit, ganun, or kaya meron na nga
nang titik advantage ako, nangahawak, ganyan. Yung iba, silip-silip, tingin-tingin, pero hayaan mo lang sila. Gusto hindi ka naman napaaway sa mga ganyan? Hindi, hindi. Ako, friendly ako sa mga ganyan. Kung ano, hinahayaan ko lang sila, hindi naman nila makukuha. Titignan lang naman nila. Eh. Ay, direct! Titignan lang daw, hindi naman daw makukuha, pwede daw tumingin. Bawal ang hawak. Ayan, ako sinira ko yung set. Charot! Bawal ang hawak. Bawal hawak. Tingin lang daw, pwede. Tapos, etong in the course ng pagpapadget mo, nag-art-artist na ka din, di ba? Yes, yes. Pero parang, di, akala ko nga nag-sexy film ka dati. Hindi, hindi, hindi. Pero ang daming offer dati. Sayang nga yun, naghihinayang ako ngayon. Bakit pwede pa naman ngayon? Pwede pa naman. Kasi sobrang bakit, bata ko pa naman. Ah, bata ka pa oh, kasi, no? 16. Ilan taong ka ba nag-start? Ah, 16 ako nag-start. Ah, talaga? O, teka lang. Nung nagsushowbiz-showbiz ka, ganyan, lumalabas-labas ka sa mga pelikula, meron ba mga pagkakataon na may mga lumapit sa iyong celebrity, na nag-offer, o may mga binibigay, or may mga nagyayaya? Meron? Meron! Yung mga ganyan, nako, master ko na yung mga ganyan tingin, tsaka yung mga ganyan, nako, meron! 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 Okay. Marami? Mga ilan? Hindi ko alam, hindi ko na siguro mabigla. Hindi lang sa dami? Oo. Sino yung mga nat... Ah, teka, huwag mo muna babanggit. may mga natatandaan ka naman. Mga ilan yung natatandaan mo? Number lang muna. Ilan yung natatandaan mo na sikat na celebrity na niyaya ka? Mga ilan? Mga tatlo, apat, mga ganyan. Tatlo, apat. Yes, yes. Ah, sige. Hmm. Dahil dyan... Sulat mo yung apat. Hindi ko i-reveal, ha? Sino, sa totoo ba yan? Totoo yan. Oh, sino yung apat na yan? Teka lang. Nung umpisa pa lang o dati na? Ikaw bahala. Yung basta yung kilala namin na apat, sulat mo. Tatakpan ko para hindi nila makita. Kim. Yung una? Yung una. Lagyan mo na lang one. Nakikita ba? Hindi naman eh. Kaya talaga. Ay! Tsaka maganda yung sulat niya, may bibilisan niya. Ay! Grabe ka! Yung pangatlo tsaka pang-apat, di ko na matandaan. Yeah. Ay, naku! Biglang nag-ano! Biglang inisip niyo, huwag ko na lang sabihin. Okay. Nag-offer sila. Anong offer? Sama ka, ganun. Ano? Sabi, sama lang. Sama. Sumama ka? Friendly tayo eh. Sumama lang naman ako. Sumama. Tapos? Sama lang. Tapos... Gala-gala. Gala-gala? Oo, gumala. Abroad, ganyan. May abroad, minsan may out of town. May abroad? Ang taray, sama-sama. Mm-hmm. Yung number one, saan ka dinala nito? Si number one. Yan. Actually, sumama lang ako dyan sa kanya nung ano eh, meron siyang conference nun, sinama niya. Ah, may conference. Hindi ko na sabi. Bakit kaya itong celebrity nito ay may conference? No. Naka na painom ng tubig! Nakailang beses kang pumasama dyan? Mga dalawang beses lang. Dalawang beses, sama-sama. Oh. Tapos, binibigyan ka nilang budget, parang talent fee, ganyan. Ako hindi naman ako humihingi ng budget sa kanila. Gusto ko lang kasi may matutunan ako, learning about sa kanila. Hindi naman ako humihingi ng budget. Kaya, pero binibigyan niya na voluntary. Voluntary, pero nagbibigay sila. So, inuha ko rin. Oo naman, syempre, no. Sayang din pamasahin. Oo naman. Etong number two, saan ka naman niya sinama? Yan, siguro. Sa mga, nakita ko sa gimmick yan. Tapos pinapakuhin ako. Mag-gimmick to. Sumama ka sa kanya? Pinapasama ako. Kasi takot ako kasi ang daming kasama lagi niyan eh. Natakot ka din maraming kasama? Boys din ang kasama? Hindi. Mga bakla rin. Mga kibigyan. So di ka pa nakasama dyan? Nakasama na ako. Nakasama ako sa kanya. Like parang kain, kumain. Sumama, kain? Kumain kami sa kanila. Ganun. Sa bahay nila? Sa labas. Ah, sa labas. Yes. Pero inakakatakot naman. Baka naman nakikita direct sa ilalim. Nakikita ba? Ah, talaga? Eh, sino pa yung 3 and 4 ang daya mo? Mayroon na yun eh, mga di naman na masyadong kilala. So, huwag natin siya. Aktor wala? Bagay mga artista rin to, pero yung aktor na aktor. Wala. Aktor na aktor. Naakala natin, aktor rin pala gusto maging actress. Meron, pero... Ayan na, meron. First name lang yung alam ko. O, sige, suna ba? Mahuhulaan ko. Talaga ba? First name? Yeah. Ay, kilala ko yan. Eto, ayan. Yung number 3 na sinulat mo, related dyan dito. Oo, sabi. Ang
galing ko! Sabi nga yun, sabi nga. Ah, eto din. Sumama ka rin dyan. Hindi ako sumama. Pero nag-offer. Facebook yun, nagkakausap ko ng Facebook. May pagkamalandi talaga yan. Pero ano? Sino pa? Tama na ako. Tama! Ang dami! Hindi lang ako kinakabahan. Ang dami! Okay. O, okay. Yung si number one na sinulat niya, oo nga daw. Yung number two, nasa Gimikan. Oo. Number one, nag-conference. Number two, nasa Gimikan. Yung number three, related siya kay number one. Nako, oh, anyway. Oh, sige, tatago ko yan, ha. Oh, ayan, wala. Ah, talaga. Anong reaction mo kapag ganyan? May mga nag-offer, anong... Sa akin? Sa'yo. Sa akin naman, ano, kasi hindi naman ako suplado. Kausap ko, kinakausap ko rin. Kasi talaga ako gusto ko talaga, may mga kaibigan. Tapos humingi ako ng mga advice sa kanila kung paano pumasok sa showbiz, parang gano'n. Ay, pero totoo naman yun. Kasi syempre sa industry, kailangan mo talaga ng mga mentors. Yeah, kailangan mo talaga may matutunan. Kasi syempre, di ba, lalo na kung bago ka lang, or meron ka mga ma-encounter, di mo alam ang gagawin mo. Totoo naman yun. Ako naman, pwede mo rin akong tawaga. Si Direk! Naku, si Direk, ang dami na niya may mentor. Ay, naku, yung mga mentor niya, mga artista, nasa rehab na ngayon. Hindi. Ay, talaga. Sige, dahil dyan, bunot ka na ng question. Grabe, daming tanong. Oo, madaming tanong. May mga ano pa nga dyan? O ba sa game? Kung ulam ka, masabaw ba o masarsa? Masabaw. Masabaw. Ang masabaw ay malabnaw. Tama? Mm. Malabnaw? Malabnaw, masabaw. Malabnaw, masabaw. At tulad ng ano? Kasi pag masabaw ka, mas marami kasi yun eh. Ah, talaga. Marami ka. Pero malabnaw. Malabnaw is parang ano, sinigang, ganyan. Yes. Ah, talaga. Sige. Madami. Madami. Eh, madami. So... Huwag mo kong titignan ganyan. Next! Oh. Mm. Sinasabi mo ba kapag malapit ka na? Sinasabi... Nataranta. Sinasabi mo ba pag malapit ka na? Then, misa ka bigla na lang dumarating. Bila! Sinasabi ko, nagtitext ako kapag malapit na. Ah, malapit kasi, na. Eh, bakit kanina hindi ka nagtext? Bigla na lang dumating. Bigla na, kasi nahihiya ako, na-late ako eh. Kaya ano, na-late ako ng 15 minutes. Sayo ako kasi nalilate eh. Ah, talaga. Yes. So, sinasabi mo? Sinasabi. Wala ka bang chance na hindi mo sinabi? Bigla na lang dumating, ayan na. Wala ba yata? Lahat nagsasabi mo na. Alam mo, mabait kang tao, sinasabi mo talaga. Hindi ka nang gugulat. Hindi ka nang surprise. Ayan na! Walang ganon. Ah, hindi. Sige. Tinanong ko lang naman. O, go! Next! Sa pamamagitan ng dila, paano mo ipapakita ang masarap? Halimbawa, ayan na naman si Direk. Halimbawa, may pinakitang masarap si Direk. Paano mo ipapakita o i-express yung masarap pero ang gamit mo dila sa camera? Ayan. 3, 2, 1, action! Ay, grabe. Mas masarap pa dyan. Ayan na! 3, 2, 1, action! Ah! Ang haba ng dila mo. Tama ba itong ginagawa? Ang haba ng dila mo. Hindi ko alam, hindi ko na talaga? Ang haba ng dila. Talaga, next. Mahaba pero payat o maikli pero mataba? Mahaba pero payat o maikli pero mataba? Sa akin, siguro. Hindi yung akin. Hindi! Hindi. Doon lang siguro ako sa mahaba na mapayat. Gano'ng kahaba? Sige, demo mo. Gano'ng kahaba? Saan ba yan? Saan ba yung pinag-uusapan na? Ikaw bahala. Kung ano man yung naiisip mo. Masama yung nasa isip ko eh. Hindi, kung kahit na. Mabait tayo. O ano, gano'ng kahaba? Ganyan. O tapos gano'ng kapayat? Ganyan. Payat ka. Ang haba ng kamay mo. Yes. Grabe. O, tingnan mo kamay ni Alloke. Ang haba. O, sige, go. Chinek ko lang. Next. Dami tanong.
Banyo, kwarto, o sala? Kwarto. Kwarto. Mm. Bakit sa kwarto? Bakit kwarto? Masarap sa kwarto, malamig eh. Ah, talaga. Yes. Napalagyan natin ang aircon yung sala, tsaka yung ano. It's a banyo, malamig din ah. Hindi, mainit sa banyo. Tsaka amen. Ang hirap dun sa banyo pag naano, nakatayo ka lang dun. Sa kama, kahiga ka, kwarto na kahiga ka. Pero never mo pa na-try sa banyo? I mean, hindi, ay, ada. So hindi ka na pupunta ng banyo, hindi mo type magbabad sa banyo? Minsan banyo pag... Minsan banyo. Kwar, sa sala? Sa sala? Hindi, maraming tao sa sala. Sino ba kasama mo sa bahay? Akala ko lang isa. Ah, okay. Walang tao. Game. Ikaw, sa ka nakatira? Anong location? Sa Timog, malapit sa EBS. Ay, naku, lagi si Direk doon. Minsan si Direk nakatayo doon, nakaganon. Sa Timog, nakaganon siya, may dalang ano. Nakatayo, nakaupo, o nakahiga? Nakatayo. Nakatayo? Oo. Bakit? Mas masarap nakatayo. Dahil? Pag nakatayo ka kasi parang gusto ko ipakita yung kung gano'n ako katangkad, kung gano'n ako kalaki, ganun. Gano'n ka kalaki? Ano bang height mo? 6'1", 6'1 ako. 6'1"? Ang taas mo, tingnan tayo ka nga. Ang taas, 6'1". Ako nga talaga, o tingnan mo. Oo nga, ang taas mo, 6'1 talaga. Mm-hmm. Sino mataas sa pamilya niyo? Lolo ko. Lolo mo? So, wala yan sa lolo ko. Ang tangkad. Ang talaga. May lahi ba kayo? Lahing... Wala. Wala na, pure Pilipino. Mm-hmm. Sige. Go. So, nakatayo. Yes, nakatayo. Nagpakain ka na ba? Ilang beses? Bakit? Pakain na ba ako? Ah, oo, nagpakain na. Nagpakain ka na? Sino naman yung kumain? Sa mga bata. Mga bata? So, may mga bata? Oo nga! Nagpakain ka? Kasi, one time kasi, may nagkaibigan ko, nagpakain kami sa mga bata ng mga may hirap. Ah, oo. Yes. Eh, tama naman yan. Yes, tama. Ay, yung, sinamahan, nagpakain kami ng mga ng pagkain. Sa mga matatanda, nagpakain ka na? Hindi na, matanda na sila eh. Uy, grabe ka! Uy, kailangan din nila kumain, buhay pa sila. Ano? Pero hindi pa. Sa matanda, pag, ano ba, pagkain o... Pagkain! O ano ba, ipapakain mo? Ito, hindi pa. Hindi pa. Yung mga medyo hindi naman gano'ng katanda, nagpakain ka na. Pakain ako. Sa mga bakla, nagpakain ka na. hindi! Diba, mga bakla... Seryoso ba yun? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Siyempre, halimbawa, marami ka kaibigang bakla. Totoo. Marami. O, sabihin ng mga bakla, uy, Marlon, pakain ka naman. O, papakain ka. Ako, nagpapakain ako. Pagka so, nakapagpakain ka na ng bakla? Naglilibre ako sa labas. Tingnan mo na, diba? Madalas? Ay, hindi. Minsan lang? Minsan lang kasi ang hirap ng pera ngayon. Totoo naman yun. Babae? Babae. Nagpakain ka na sa babae? Pag gusto ko, pinapakain po. Ah, talaga? Oo. Pag gusto mo, pakain ka na. Kahit di mo kilala? Hindi naman, yung kilala ko lang. Ah, kilala ko lang. Yung tinatanong ko lang. Sino mas marami kumain, bakla o babae? Bakla. Bakla? Kasi di ba mas ano sila, parang... Mas matakaw sila. Kasi kahit na bakla sila, lalaki pa rin yung katawan nila. Mas malaki sila kumain. Mas malaki. Totoo naman yan. Yung magaling na bata ito. Next! Parang di daw uubos yung tanong. Kasi naglalagay. Ano mas gusto mo, sa loob o sa labas? Sa labas ako. Bakit? Mainit? Sa labas. Mas gusto ko sa labas. Responsable kasi ako eh. Ba't pag nasa loob, hindi ka responsable? Hindi. Pag nasa loob ka nga. Dapat. O sige na, fine. Labas. Sa labas. Labas. Lagi. Hindi mo na try pumunta sa loob. Ano ba yung pinag-usap? Hindi mo na try sa loob. Sa labas, madalas kumakain ako sa labas. Pero sa loob, hindi. So, kasi, never mo na try yung loob? Laging labas? Ayaw ko sa loob eh. Ah, ayaw na. Sige. Mm-hmm. Maingat siya. Maingat kasi yes, ma'am. Ano ba dapat? Ayan na. Pinapalunok o pinapamuka? Pinapalunok o pinapamuka? Parang mas gusto ko pinapamuka. Bakit? Pinapamuka. Para maranasan niya o maramdaman niya na masarap pala mabuhay sa mundo. Wow! Pag pinapamukha mo sa tao, nare-realize niya, ang sarap pala mabuhay. Kasi at least straight to that person's face. Kesa sa pinapalunok, hindi nararamdaman. Wala lang. Mabubusog lang siya dun eh. Mabubusog lang. So,
lagi gusto mo pinamumukha. Pinamumukha ko talaga sa kanya. Yun. Ah, talaga. Yes. Okay, go. Next. Ano yung pinaka-awkward na ginawa sa'yo ng bading? Pinaka-awkward na ginawa o sinabi, sorry, may sinabi pala. Pinaka-awkward na ginawa o sinabi sa'yo ng bading? Pinaka-awkward? Hirap na na. Sinabi, awkward. Or ginawa? Ginawa. Sinabi na lang siguro. Bakit na ginawa ba? ano, siguro. Parang nag-offer sa akin na gano'n. Nag-offer na? Parang, kasi ako naman, ano yun, parang inoperate magkano, magganan daw. Ah, that leads me to the next question. Parang meron yan dito. Pagkano? Oo. Ayan. Kung babayaran ka ng isang gabi, how much? Totoo, seryoso ba? Patingin nga ako. Ayan, kung babayaran ka isang gabi, how much? Ako sa akin, ano? Kasi minsan nga ako, kasi gusto ko pag alimbawa, ayaw ko nagpapabayad talaga eh. Minsan kapag kaibigan ko, nililibre ko na lang. Ah, libre na talaga? kaibigan mo ako. Simula ngayong araw na to, I'm your friend. Si direct friend mo din. So, libre na. Libre. Alam mo, may magtanong, magkano? Maganon. Hindi, ayaw ko talaga. Gusto ko kaibigan lang. Kaibigan lang, tapos parang, kasi gusto ko maging kaibigan ko muna siya. Tapos ako na mismo yung kusang ibibigay ko. Magbibigay ng presyo? Nagbibigay ko yung gusto ko. Gusto niya. Yan ang ganun. Ah, talaga? Ganun mapagbigay ka? Mapagpaubaya ka? Yeah, ganun ako eh. Pag mabait talaga sa akin yung tao, talagang binibigay lahat eh. Ang bait-bait namin. Alam mo ba na kami? Ay nako, best in contact kami ng grade school, high school, college. Super bait namin. Alam mo ba yon? Nakalak, ay napaino. Nadidehydrate siya sa show. Aso, nabanggit mo kanina may mga nag-o-offer ng presyo, gano'n? Magkano ino-offer? Hindi kasi, yun, sinasabi nila yung gano'n, one night stand daw. Pero ayaw ko kasi ng gano'n eh, nakaka-ansa. Ano, two nights? Two days and three nights, kasi, parang hotel. kasi naniniwala ako yung sex, binibigay mo talaga sa taong mahal mo. Ay, mahal namin ikaw. Maraming mapagmahal dito. Kaya sila, nakaabang. Next. Grabe ka. May tao na ba napasubo ng dahil sa'yo? Napasubo? Dahil sa akin? Oo, napasubo dahil sa'yo. Kasalanan mo. Pasubo tuloy siya. Meron na, siguro. Ay. Pasubo siya. Napasubo. Anong nangyari sa kanya? Pero hiniling ko lang naman. Pero hindi niya nabinigay. Kasi napasubo na siya. Pero hindi naman niya binigay. Like, humingi lang ako ng maliit na bagay, parang ganun. Sa pasubo na siya? Napasubo na siya. Pero hindi naman niya binigay. Okay lang sa akin. Teka lang. Babae ba itong napasubo o lalaki? Bading? Bading eh, bading. Ah, bading. Pero may hiningi ka sa kanya, hindi niya nabigay. Napasubo na lang siya? Oo, napasubo na lang siguro. Ewan ko, yung pagkakindi ko sa tanong. Malito rin ako sa sinabi ko. May hinihingi ka dun sa bading. Hindi niya nabigay, napasubo na lang siya. Napasubo. Subo. Nilugi ka. Pero hindi ka naman binigay. Kaya walang subuan na naganap. Mr. Philippines ka, handa ka bang mamatay para sa bayan? Anong sandata ang gamit mo? Ito ba yan? Mr. Philippines ako. Anong sandata? Handa ka ba mamatay para sa bayan? Anong sandata ang gamit mo? Siguro handa ako mamatay. Para sa bayan. Tapos, bago ako mamatay, pagmamalaki ko muna sa buong mundo kung gaano tayo kagagandang lalaki. Paano mo ipapakita? Ipapakita sa kanila. Papakita ko sa kanila sa pamamagitan ng katawan ko siguro. Kung gaano tayo kakisig, mga Pilipino. Para kong Robin Padilla. So yun ang magiging sandata mo, ang iyong katawan. Ang aking katawan siguro. Tsaka yung aking tayo. Stura. Sige. Gano'ng katalas ka mag-gym? Sa isang linggo, tatlong beses. Tatlong beses lang. Gano'ng katagal yung isang gym session? One and a half. Sa gym ba? Wala mga bading na maaligid? Marami! Super! Oo talaga, parang ano talaga ito? Fiesta galore. Ano ginagawa mo? Hindi, tuloy pa rin ako sa pag-gym. Meron ba yung mga, di ba sa shower daw, may mga bigla na lang naninilip, may mabosa, meron ba experience sa ganun?
sa gym? Meron. Marami naman ganun eh. Deadma ka na lang. Deadma lang. Puntaan natin sa gym ito. Deadma naman pala siya. Sige, go. Tignan lang nila, hindi naman nila makukuha eh. Ay, oh, mabait na bata. Next. Nagmahal o magmamahal ka ba ng bading? Unahin ko muna. Nagmahal ka na ng bading? Ako, napamahal na ako. Napamahal ako sa kanya. Ay, talaga? Kasi, mabait eh. Parang, walang ano, ang bait niya sobra. Kasi, tao lang din naman ako. May puso. Parang, sobrang bait niya. Napamahal na ako sa kanya. Talaga? Naging karoon kayo ng relasyon? Parang hindi eh. Magkaibigan kami. Pero parang, napamahal na ako sa kanya. Parang gano'n. Artista ba to? Hindi, hindi. Walang, ano, hindi. Hindi showbiz? Hindi. Walang malayo, malayo sa... Nakikita pa kayo nito? Dati, pero hindi na eh. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung may dumating pang ulit na bading, may posibilidad na mapamahal ka ulit? Depende, pag mabait. Kasi sa panahon ngayon, yung mga bading ngayon, sabi nila, ano na eh, kung gusto nila, mga sex na lang. Hindi naman, hindi kami ganyan ni Direk. Si Direk nga, ano pa eh, sinasama ka pa na sa mga religious activities, ganyan. Tsaka yung mga subscribers natin, ayaw nila ng sex. Oh. Maliligis yan. Naku, yung mga ano yan talagang ano yan, mga reliyoso, ganyan. Hindi sila, naku, huwag mo silang gagano'n. Wala silang hangad na gano'n. Pag talagang may pagmamahal na, may love na namamayani, dun lang dumarating yun. So, posible naman kung gano'n. Ang bait-bait na. May anong tinan mo, oh. Ang bait ko. Next! Bakit hindi? Sinama niyo ba dito yung question na hinihintay ko? Bakit parang walang dumarat? Oh, ito, iba na naman to. Ano yung gusto mo pero hindi pa nagagawa sa'yo? Gusto ko na hindi pa nagagawa sa akin. Gusto mo sana pero hindi pa, never pa nagawa sa'yo. Nagawa sa akin? Gusto ko? Mahina. Nag-visualize. Gusto mo yung gawin sa'yo pero hindi pa ginagawa. Itong gusto kong gawin sa akin pero hindi pa nagagawa. Parang hirap. Nagawa na ba lahat sa'yo yung gusto mo? Ibig sabihin? Hindi ko pa nagagawa lahat ng gusto ko. O hindi, isang tao, gusto mong gawin sa'yo ng tao na yon pero hindi pa nagagawa sa'yo. Ano yun? Marami na nga ako sa akin ang gusto akong gawin na gano'n, pero hindi nila ako nagawang gano'n. Anong gawing ano? Alam ba ako, like, sa pag-showbiz. Sa trabaho. Puro promise me. Puro promise lang. Promise me. Nako, si Direk. Yan ang susi. Yan ang susi. At may susi siyang dala. Lapitan mo lang si Direk. Nako, ako na nagsasabi sa'yo. Siya ang susi. Mm-hmm. Okay, next. Dahil dyan, meron tayong phone in question. Ay, may phone. Sino yan, Direk? Go! May sasabihin lang kaming pangalan, magsasabi ka ng one word. Go! Pag narinig mo yung pangalan. Sige. Gorgie Rulang. Tito Gorgie, oh. Sang salita lang. Mabait yan si Tito. Mabait. Mabait naman niya. Jerry Olea. Kaibigan yan si Tito. Ay! Monty Parungap. Si Direk ba yun? Oo. Si Direk kasi twice ko lang nakita eh. Si Direk. Saan bang mo ba nakita? Sa bahay niya? Kasi hindi. Pwede ito Gorgie ko lang siya nakita. Yun lang. In fairness, hindi yan yung mga sinulat niya. Meron siya sinulat kanina pero hindi naman kayo, Tito Gorgie, si Sir Jerry, tsaka si Direk Monty. Maganda o magaling? So magaling ako. Ah, talaga? Kahit hindi kagandahan? Basta maganda yung katawan, tapos magaling siya. Okay ako. Ah, talaga? Maano ako eh, more on katawan ako eh. Ang ganda-ganda na katawan ni Direk ngayon. Iba. Pwede makita. Babaeng-babae si Direk ngayon. Alam mo ba yun? Ah, talaga. Basta gusto mo yung magaling. Magaling. Tsaka maganda katawan. Sige, next. Matrona o bading? Pwede uminom muna ako sa'yo. Napainom na naman. Matrona o bading? Pwede naman parehas. Hindi, isa lang. Isa lang. Para sa akin, bading na lang siguro. Bading? O bakit bading? Kasi mga bading, mapagmahal talaga yung mga yan. Eh. Bakit mga matrona, walang ya? Pagmahal sila, mapagmahal. Tsaka mga maaalaga mga bading. Ah, talaga. So, bading ka talaga. Yes, bading. Oy, palakpakan naman dyan mga bading. May
ng matrona? Oo, meron na. Sa mga guests natin, may pumili ng matrona. Mga... Poklito. Charot! Briefs, boxers, o wala? Depende eh. Depende kasi pag natutulog ako, hindi ako nagbe-brief. As in, wala talaga. Bad ako. Kubutubad, ganun? Masarap matulog ng kubutubad eh. Talaga? Ano kasi natutulog? Alas 12. Ano kasi nagigising? Ano, 8 a.m. Ah, talaga? 9 a.m. Gising na ako. Malapit ka lang sa QC ka lang, diba? QC. May bahay si Direk doon. Sa QC. Next. So ano, so pag ay, pag lumalakad, lakad, anong suot? Wala rin? Brief. Ah, brief. Yes. Ayaw mo ng boxers. Mabilis ka ba o matagal? Depende. Depende kung saan. Kung kumilos, mabilis akong kumilos. Ah, okay. Pero kung sa, doon sa ano? Patagal. Matagal ako. Ah, talaga. Gano'ng katagal? Nakakainit na gano'n? Oo, 15 minutes gano'n. O, inainom na naman, uminom na naman. Next! Ayan na! Sabi ko, baka nakala ko hindi nyo nilagay. Ito pala. O, oh, mamimili ka ha. Sige. Monay, pandesal, o hotdog? Ano? Monay, pandesal. Pandesal, o hotdog? Pandesal na lang ako. Pandesal. Bakit pandesal? May na-anticipate ako ibang ano, sagot. Sige na nga, pandesal. Oh, pag pandesal, kailangan mo ipakita yung pandis. Na-dismaya sila. Akala nyo nung kukunin, no? Anong pipiliin? Pandesal. Pag pandesal, ibig sabihin, ipapakita mo yung pandesal mo. Dami ko pa naman nakain. Ah, hindi. Dahil mong pandesal ngayon? Dami mo nakain ganito. Pero okay, sige. Okay, sige. Dahil dyan, direct, ipapakita mo. Okay lang ipakita ang pandesal. Oo, naman, sanay ka naman dyan. O, yan na. Tayo ko, no? Tatayo ka. Dapat. Baba lang natin. Baba. Bakit? Nakataas siya. Buksan niya yung belt. Ah! Buksan na. At binuksan niya yung belt. Ah, okay. Ah, yung pandesal. Ilan yan? Dati 8 siya, ngayon 6 na lang. Paano nagkakaroon ng ganyan? Gym siguro. Gym. Ah, talaga. Oh, ayun. Okay ka na, okay na ba kayo doon? Sexy part of body, sumpaos mo. Ano yan? Yung pinaka-sexy sa katawan. Oh, pinaka-sexy sa katawan mo, ano yun? Kasi common na kapag abs. Pinaka-sexy sa katawan ko, yung mga ugat ko na mababa sa abs ko. Yung mga ugat-ugat na yun. Ugat? Bakit nagkaroon ng ugat dyan? Yeah, kasi mga ugat. Lower down! Yeah, kasi yung mga ugat na yan, nakakonect yan dun sa pinaka... Kung saan ugat may uga. Sa mga paradise. Parang ano, PLDT. May mga... mga wire. Andun yung telepono, no? Ito yung mga wire. Grabe. Nakakaloka. Ano daw? Ba't di daw hinubat yung t-shirt? Ah, ba't ba t-shirt yun lang? Ah, sabi niya eh. O, ayan. Tignan mo, masunurin bata. Masunurin ako. Ayan. O, ikaw na. O, tignan mo naman. Simula nung bata ka, ganyan na yung katawan mo. Ganito. Pero parang... mas payat ka ngayon? Mas may cuts ka ngayon? Oo, kasi sabi nila mas okay ang payat eh. Ah, talaga? Ikaw, mas okay ang payat. Gumagalaw yung ano? Napapagalaw mo? Ay, ang galing! Paano binagalaw? Ito isang hindi gumagalaw. Muscles. Ay, sabay. Ang galing. Uy, palakpakan nyo naman! Huwag ka na mag-ainit! Huwag mo na isuot siya. Matatapos na extra. More galaw! More galaw daw! Paano more galaw? Iba pang gagalawin! Ano nagagalaw? More galaw ba? Grabe! In fairness sa'yo. Anong diet mo? Hindi ka kumakain? Kumakain naman ako. Ang gusto mo yung nakaganon ako, parang ako natatakot. Mano lang ako, ma-cardio, tumatakbo lang talaga ako. So, kumakain ka ng ano, beef, yes, ng, ano, pork, ganyan. Hindi naman rice. Nag-rice ako. Eh, sa katawan. Tsaka ang dami mo kang ugat. Yeah, ugat ako eh. Oh, grabe yung ugat. Bakit ka na? Pasmado ka ba? Ayan, pinapaandaran ako ng mga ugat, oh. Look. Oh, pak. Nakaka-tense. Uy, maraming salamat naman. Thank you. Palakpakan niya naman siya. Thank you. Meron ba ako ba dyan? Nakigagal? Walang ba? Init kaya? Hello po sa lahat ng mga viewers po. Tapos, inaanyayahan ko po, nabubulol ako. Inaanyayahan ko po kayo manood ng I Love You LC. Sabay-sabay po tayong tumawa, umiyak, at may matutunan. February 27 na po yun, 2019. Tapos, pag mga wala po kayong ginagawa dyan, February 23, nasa Fisher Mall po kami. Premier night po namin yun. Tapos, follow nyo na rin po ako sa IG, Facebook, Marlon Marshall 1.
Yahoo.com. Thank you po. Bakit may 1? May 2 and 3 ba? May 1. Uy, maraming salamat ha. At maraming salamat sa papandisal mo. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa WTFU dito sa YouTube. At huwag kalimutan i-click yung bell. Libre lamang po mag-subscribe. At kung wala pa kayong app sa inyong mobile phone, mag-download na. Ito ang inyong Mr. Fu, Magcon!